Dire mo, powerful and effective. Ano ibig sabihin ng powerful? Makapangyarihan. Ano yung effective? Magaganap. Amen. Kaya nga, yung ibang hindi answer prayer, mag-isip-isip ka. Mag-isip-isip ka. Ako ba, kailangan maglinis na naman ang sarili ko? Kasi pag nananalangin ka, sabi kong haharap ka sa Diyos at mananalangin ka, sabi niya, tingnan mo muna ang sarili mo. Kung may kinagagalitan ka, humingi ka, sabi mo sa Diyos, pinatatawad mo na siya at ikaw ay humihingi din ng tawad. Then, start praying. Stop hingi ta. Pero, huwag ka basta mananalangin, i-check mo ang sarili mo lagi. bakit mo alam yan? Dahil sa Word of God. Yung mga ignorante, hindi alam yan. Oh, si Jesus, kilala ko yan, si Jesus. Jesus, give me, ano, gato, ganyan. Give me. Nananalangin sila. Sabi nila, nanalangin naman ako, ha. Bakit? Ganto pa rin ang buhay namin. Tawagan ko yung kapatid ko. Oh, ang una nilang tinatawagan, kasi is, to see is to believe. Yeah. Amerika ako ang tinatawagan. Si Erica, tiyak to, maraming pera to. Sabi, si Erica muna tawagan ko, mangyarap muna ako dito. Amerika. Kasi to see is to believe ang tao. Ang taong hindi naniniwala kay Jesus, to see is to believe. Amen. Pero ang taong naniniwala kay Jesus, by faith, sa Diyos siya tumatawag. At ang Diyos ang magtatouch kay Erica para kahit ganit siya, pautangin niya. Totoo yan. Magtataka ka. Hindi mo may paliwanag. Bakit yung taong galit sa akin, siya pa ang gumawa ng mabuti sa akin? Kasi nanalangin ka sa Diyos. At bago ka nanalangin, nilinis mo ang sarili mo. So, wala nang makita ang Diyos, kundi ang Panginoong Jesus. The righteousness of God, yan ang nakikita ng Panginoong ng Amang sumasalangit. Kaya kung nananalangin ka, hindi ikaw ang nakikita ng Diyos. Kasi hindi pa tayo perfect. Ang nakikita ng Diyos sa iyo, si Jesus. Amen. The righteousness of God. Kaya sasagutin niya, kung ikaw ang nagsasalita, parang si Jesus ang nagsasalita sa Ama. Amen. Itinatransfer ni Jesus ang salita mo sa Ama. Amen. Kaya ang hinihiling mo, sasagutin ng Panginoon Diyos. Katulad ko rin, lalo na, ito, tandaan niyo ito, experience ko. Pag tumulo ang luha mo at malinis ka na, lahat ng sabihin mo, gagawin ng Diyos. Nangyari sa asawa ko yan. Ilang beses nang nasa bingit ng kamatayan niyan. Pag tumulo ang luha mo, yes! Walang kaduda-duda. Kasi nilinis mo ang sarili mo, humingi ka ng tawad, pinatawad mo, nagkasala sa'yo, then nanalangin ka, umiyak ka pa, ang Diyos, compassionate God. Kay Lazarus, natandaan nyo, umiyak ang Panginoong Jesus. Compassionate God yan. Kaya titingnan niya kung sino ka. Oh, naglinis ka ba ng sarili mo bago kang manalangin sa akin? Oh, umiiyak ka pa. Alam ng Diyos ang puso mo. God knows your heart.